akin pong inayos ang mga bagay na kung tatanggap po ang pang-political ay tatanggap din ang pang-sektoral. Dito po sa mga biyaya ko meron man ay pagkakaloob sa atin. Ngunit kayo lamang po ay tumahimik at huwag niyo munang sasabihin at dahil walang nakakaalam, kayo lamang po sa sektoral. At yun po ay kung sino po yung maaabutan, yun lamang po yun. Hindi ko lang po alam kung magkano at kung kailan. Hindi po ako ang may control sa bagay na yun. Kaya nga po, ulit ko na kung maaari lamang ay gawin na po natin yung 20 to 30 na katao. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Opo. Yeah. Opo. Yung pong 20 to 30 na katao, ang ibig sabihin po, bawat barangay coordinator o bawat barangay administrator opo ay magbubuo ng 20 to 30 na katao. Mm. Yun po yung tinatawag na core group. Core group. Kapag naka-30 na siyang tao na nabuo niya, yun ang core group barangay ng barangay coordinator na nabuo niya. Yes po. Opo. Okay. So pag meron na po siyang 30, yung pong 30 yun ay pakikiusapan niya na magbuo rin ng 10 piraso o 10 tao ang bawat isa. So 30 yun opo times 30, meron po tayong suma total na 300 na katao. For every barangay, meron po tayong 300 na katao. Sa 42 provinces, sa 42,000 barangays sa buong Luzon, Luzon, Visayas, Mindanao, ay makakabuo na po tayo ng more or less 24 million na boto. At sa pamamagitan po noon ay maaari nating ma-hold, i-hold yung boto ni BBM. Yan po ay hindi dapat ikinakalat kung kanino sapagkat nanggaling po yan sa ating pamunuan. Kami po ang gumagawa ng strategic plan. Kung meron po silang mga strategies, meron din po tayo. Kami po yung gumagawa ng strategies at kami rin po yung gumagawa ng tactical. Dahil meron po tayong mga kalaban na magagaling sa bagay na yan, at tayo po'y mapalad at meron din tayong mga kakampi sa MPR na kilala sa larangan ng tactical at strategies. Sana po sundan lang natin yan sapagkat alam nyo naman tayo ay ginagaya palagi ang kalaban sa lahat ng programa na ibinababa natin. Marami na po silang ginaya. Yung pong sa barangay, wala pa sila dati. Ngayon, meron na sila. At yung hawig dun sa ating ginagawa. Kaya po tayo yung maaksyon, pinipilit natin na maipanalo si BBM. Kung hindi, malulungkot po tayong lahat. At napagsisisi kung bakit hindi natin nagampanan yung supposedly trabaho natin sa pagtulong sa kanya. Huwag po muna natin isipin yung mga bagay na palamuti katulad na limbawa ng mga parapetanya. Huwag po yan ang mag-ingat lang sa ating pagtulong kay BBM. Bagamat meron naman po tayong makukuha, ngunit huwag po sana yan ang maging natin. Huwag din po sanang maging pondo ang ating panuntunan. Kaya nga po sinasabi ko sa inyong lahat na kung meron man kayong magagawa sa ngayon na lumapit sa mga aliado ni BBM, at gumawa ng sariling paraan yung tinatawag na sponsorship, maaari niyo pong gawin yan para mag-survive lang po tayo. Ang importante po ito ay maipanalo natin ang boto ni BBM. Kaya nga po, dapat palagi niyo sinasabihin sa lahat ng ating miyembro na sa darating na eleksyon, hindi po green ang ating susutin. Tayo pong lahat ay solid na pula lamang. Ngunit hindi po ibig sabihin noon na hindi natin dinadala si Sara. Alam po natin na si Sara ay kakampi natin. Si Sara ay talagang totoong kakampi ni BBM. Ngunit marami pong gumaganaw sa likod niya na hindi niya po makontra o makontrol. Kaya tayo na lang po ang gagawa ng paraan. Bigyan natin ang tibay at sapat na pagpapasya ang lahat ng ating gagawin para magpanalo si BBM. Naiintindihan po ninyo. Opo, sir. Opo, sir. Dali po.